Hello guys, welcome back to my channel. Mga guys, 4G18, magpa-under na tayo. Umilaw yung bomba ng langis, check engine, battery, handbrake. Tignan natin mga guys kung ano yung maiiwan po dyan. Yun. Ang naiwan guys, handbrake, fuel, saka pintuan. Yan. Pag-usapan natin to guys. Kasi po, ang issue po nito, palyado yung number 1. Puntan natin yung makina ng under ng makina. Subukan natin i-rev mga guys. Langat-ngat na lang ng ano ba mga guys, belt ang naririnig. Yung makina po stable na, hindi na po siya balyado, hindi na magalaw. Kahit bumatungan nyo ng itlog dito, hindi na malalaglag. Okay mga guys, patayin na natin to at pag-usapan natin to. Kasi mga guys, yun nga, wala nang gas. Baka mamaya sabihin ng may-ari niyan, inubos natin yung gas. Balibaliw lang mga guys, kasi para matesting natin yung ano. Kasi medyo ano na po ito, matagal na umaandar. Ayun kanina, pag-start lang natin dun kanina. Okay, mamaya, sabi ko nga po, pag-usapan natin. Patayin muna natin yung makina. Okay. Yan. Kung makita nyo mga guys, may cylinder head. Yan. Yung cylinder nyo mga guys, obligado po magpapalit tayo kasi po, top overhaul. Kung nakita nyo mga guys, yung unang upload natin ng ganito, 4G18, ang problema, usok. Nagpalit po tayo ng piston ring. Nung napalitan natin yung piston ring, mga ilang linggo, isang linggo, parang hindi maganda yung andar. Sabi yung mayari, yes, hindi nagre-react yung number 1. Sabi ko, sir, ganito gawin natin. Kasi nawala natin yung usok, yung nag-uusok yung muffler, yung exhaust. Tapos, parang naninigarilyo yung malakas. Sige, na-address natin yon. Ayun, sabi niya, meron naman tayong compression test niya. Nung kinompress natin ito, kung umiinit po ito, problema. Kaya sabi ko kay sir, kailangan natin ibaba yung cylinder head mo. At ikaw na magpamasin shop kasi, alam nyo mga guys, sa mga ganitong trabaho po, pinapabayaan ko talaga may ari kung sino may gusto. Kung sinabi niya, yes, ikaw na bahala. Pero kung ako na, okay, fine. Yan. Okay guys, dinala niya sa machine shop, in short, pinano niya po ito, pina-ring insert niya, yung valve lifter. Pinalitan niya rin ng 16. Kasi po, ang nangyari po nito mga guys, yung uno po, kung umiinit po, naglulos compression. Kasi po yung ano, yung valve lifter niya po, wala nang clearance. Hindi ko katulad kasi yung mga ito, L300, o kaya yung mga ibang unit po, na ina-adjust po yun, pwedeng habulin. Montero, pwedeng i-adjust po yun. May clearance po yun ito po kasi, ang nagbibigay sa kanya ng clearance mga guys, bomba ng langis. Tapos kung yon, kung loss compression, kung loss na rin po yung ano, yung valve lifter, malagatak din yung makina. Ayun po yon. In short mga guys, napandara natin to. Tapos, yun lang po. Ito lang po ang ano po, na-i-upload natin tong araw na to. Kasi sabi ko nga po, imbes na gawin ng ano, ng kalating araw, katulad nito po, kalating araw natin. Wala pa, kasi isinalpak natin kaninang ano, nag-umpisa tayo rito, mga alas 10, natapos natin ng alas 2. Yan. Kasi po, ready to ano na po yun, assemble. Patong na lang po yan, yung torque na lang, paglagay ng camshaft, hindi ko na rin pinakita kung anong timing. Kasi sa mga ganitong mga trabaho mga guys, madami nang naka-upload. Ang inaano lang po dito, po reminder lang po. Halimbawa po, ulitin natin mga guys, kung ang sasakyan nyo po palyado, iangat nyo po ito. Isa-isa nyo po yan. Halimbawa, umaandar, inangat nyo po ito. Hindi po nagbago yung andar. Ang gawin nyo po, palitan nyo yung spark plug, yung galing dito sa nagre-react. Ngayon po, kung ganun pa rin po, ito po, ilipat nyo po dyan. Kung ganun pa rin po mga guys, marami pong troubleshoot po yan. Baka po yung injector. Kung ganun, yung number 2 po, yung nagre-react po, pagpalitin nyo ulit para hindi po lumagay gastos. Kung ganun pa rin mga guys,
loss ano na, compression test. O kaya kung meron mo kayong compression test mga guys, bigla ano, kung hindi po nag-react ito, pila kaya short, para po maiwas yung trabaho. Katulad yun kasi medyo mahaba-haba yung sinabi natin eh. Kung halimbawa po, yung ulitin natin, kung mag-troubleshoot po kayong naglulos, walang power po, spark plug number 1. Ayun po, kung pinalitan yung spark plug, ganun pa rin. Yung ignition coil po, pwede rin po yan. Kaya lang, pagpalitin nyo. Ngayon kung hindi lumipat yung problema, compression test muna. Ngayon po, kung wala pong kulang yung compression nyo po, ayun na. Baba nyo na po yung ano, yung cylinder head. Baka po pwede, baka yung balbula nyo po singaw na. Kasi po ito mga guys, ulitin natin, hindi po katulad yung mga ibang sasakyan na pwedeng i-adjust. Parang ano po ito, parang mga tusi, Innova. Kasi ano po yun, meron pong ano, yung Innova po kasi mga guys, ang tawag po doon, cam follower. Ito naman po, valve lifter, hydraulic valve lifter. Yung ano naman po, yung Montero, tawag naman po doon, rocker arm. Ina-adjust naman po yun. Pwede i-adjust po yun. Kinagamit natin doon parang Honda. 7-9. O kaya 5-7. Yan ang ginagawa natin po doon. Tapos, kung makita nyo mga guys, meron tayong upload dito na nakaraan. Yung 5K. Yung putol yung cylinder head. Kasi po mga guys, ganito po yun. Dumating po yung 5K. Ito, isa-isa natin ito. Habang natapos na natin. Kasi sabi ko nga po, hindi ko na pinakita kung paano itinaiming. Kwentuhan na lang po tayo rito. Yung 5K kasi mga guys, dumating po dito dahil putol po yung uno. Ayan, yung compression po ng uno napupunta po sa dos. Kaya po, kung binunot nyo po yung dalawang spark plug po, wala akong react. Ayan, nangyari po doon. Ayan, dahil po, ayan, kung balikan nyo po yun, halimbawa po yun, sir. Pero yung sa ano po, yung ginawa natin sa 5K po, tignan natin kung ano pa yung cylinder head. Oh, ito guys, ito yung 7K, 5K. Ang ginawa natin sa 5K mga guys, na baka ano po yan, baka simpleng troubleshoot. Halimbawa po ito, pumutok. Kung bunutin nyo po yung, ano, yung dalawa, high tension wire, na hindi po nag-react, 100% po, yung ano po, yung compression po, papalit-palit na lang po yan. Ayan, darang nga gina po, parang kubota. Bug. Kasi yung gumagana na lang po, 1 at saka 4. Ganito po ito mga guys. Pero ito po isa lang. Ang naging problema po nito guys, ulitin natin yung valve lifter niya po. Pinalitan ni sir yung may-ari nito dahil ano na po siya. Wala na, hindi na po maglaro. Kung sa ano po, nakatukod. Wala ng clearance. Tapos ang ginawa po, para sigurado, pinamasin shop niya po yung ring insert o kaya valve seat. Ganun lang mga guys, ulitin natin ha. Ito po para sa o reminder na lang po sa mga makinang singaw. Magturo na lang po ito troubleshoot. Yan, katulad po nito, yung 4K po, yung 5K po na ginawa natin FX, hindi nagre-react po yung dalawa, putol po yung cylinder head. Ito naman po, hindi po nagre-react po yung ano, yung uno. Ang sira naman po, valve lifter. Okay mga guys, makita ko yung valve lifter kung anong klase yon. Ito yung valve lifter mga guys. Yan. Ito po kasi, hydraulic po ito. Kung masin nyo po, gumagalaw. Ngayon po, kung ito po hindi na gumalaw, hindi na po nagre-release ng, ano, ng oil dito sa butas. Sa butas na yan. Yan. Mangyayari po nyan mga guys, magiging singaw po yon. Ito po kasi, ito po kasi 16 valve. Bawat po butas po niyan apat, dalawang intake, dalawang exhaust. Kaya po mga guys, kung kahit isa lang po yung stock up dito, palyado na po niyan. Kaya ang ginawa po ng may-ari nito, bumili ng bagong valve lifter. Tapos nagparing insert na rin siya o kaya valve setting para po sigurado. Yan, ganun po ito. Ito yung tawag ng valve lifter mga guys. Tapos may hawak pa tayo na ito naman po yung ruler type. Pero alam niyo mga guys, ito po yung tinatamaan ng valve, ito po yun ha.
Ito mga guys, mga ano ito, ang Hyundai Tucson. Ganito po yung mga guys, yan. Dito po yun, yun. Yan po ano, dito naman yung camshaft. Ganyan lang po yan. Yan. Ito po, nagtutulak kita. Yan. Yung camshaft po mga guys, ito po yung ano, yung, dito po yung ano, yung clearance. Konting-konti lang po yan. Ngayon mga guys, kung ito po, tukod na. Di ba po, yung nagpupos lang ano, ng rocker arm, ano, camshaft, yung cam lube. Ganyan-ganyan lang po mga guys. Ay, sabi ko na nga bang hirap nang mag-explain, ano, wala tayong kasama eh. Kasi ganito kasi mga guys, para ano lang yan, do yan, ganyan-ganyan lang po niya. Ngayon po, kung stock up na po yan yung valve lifter, nakaangat na lang po yan yung valvula po, meron na pong clearance, pinapakawalan na yung compression test. Okay, di ba mga guys? Susunod yung mga video natin, ipakita na natin para mas maliwanag po sa inyo. Kasi sabi ko nga po, hindi ko na pinakita po ito dahil kailangan na yung sasakyan. Imbes na gagawin ng yun, kalating araw, baka bukas pa matapos. Kaya yan, ganun na lang ginawa ko dito. Okay, don't forget to subscribe, like and share. Maraming salamat.